Hello mga palangga, it's another day kaya it's another vlog for today's video. It's another video call na naman po kasi gusto ko po kayong ma-update sa ginagawa sa ating tindahan. So, eto na po yung itsura niya. So, today, nag-aabang po kami ng stante ng delivery niya kasi in-expect po namin na ngayon yung dating. Pero as of now, mag-alas dos na po doon sa Pilipinas pero hindi pa po dumarating. Ito po yung ginagawa ko araw-araw para monitor ko po yung aming tindahan, yung ginagawa. So, saglit lang pang nag-video ako. So, medyo maingay na yung papa ko. Ito po yung isa sa mga paraan ko, paano ko ma-check yung mga tao, anong ginagawa nila sa bahay, yung parents ko. So, meron po kaming CCTV sa bahay. So, ito sa tindahan, hindi pa siya naikabit sa wifi. So, ito lang muna yung sa loob ng bahay. So, na-check ko na walang tao. Minsan, naiikot-ikot ko din yan eh. Kasi naiikot-ikot siya, ganyan. Taas, baba. So, I'm sure nasa labas sila ng bahay kasi wala naman sila kasi dito, ayan ang mama ko. So, kakaligo niya lang. So, tinitingnan ko din mag-aalauna pa lang dito. So, I mean, mag-aalauna pa lang doon kasi naka 12:56 pa lang. Ibig sabihin, yung mga worker nagpapahinga sa mga oras na yan natutulog. So, maya-maya tatawagan ko sila kasi titingnan natin yung update kasi ang alam ko, today ang dating ng mga stante ko. And tingnan natin na itsura ng tindahan ngayon. Ito po yung tindahan, yung pinto. Pagkabukas po, tcharan! Ganyan lang po siya kalaki. So, yung ating space, yung tindahan natin is 5 meters by 4 meters po siya. Papakita ko sa inyo. So, makikita nyo yung eto. Parang ganito siya. Ganito siya kalaki. Parang veranda lang dito sa bahay. So, ganyan lang siya kalaki. Hanggang dito lang. Dito. Yan. Hanggang dyan. Hanggang doon. Ganyan siya kalapad. Mga nagtatanong pala kung magkano po yung bili namin ng roll up. Marami pong pinagtanungan yung papa ko. Meron pong mga store na yung benta nila ay 27K hanggang 32K. Depende po sa kapal ng roll up. So, nakita na lang po or nakuha na lang po namin yung roll up na yan. Sa parang sila talaga yung nagkakabit doon sa amin ng mga roll up. So, yung kuha po ng tatay ko dyan is 20K. Maganda po yung roll up na yan kasi may kulay na talaga nung kinabit nila. So, sabi nila mas mahal po talaga yung may kulay. Pero binigay na lang ng may roll up o may jersey ko na lang dumaan dyan. Kasi, ayun, yung galvanized po, wala po silang stock. So, yung binigay na lang nila ay yung may kulay. So, swerte kami kasi mas napamura yung kuha namin. So, inaantay po today yung stante, yung glass, para ma-arrange na talaga kasi tumawag ako kanina ng mas maaga. Sabi ng mama ko, gusto niyang i-rearrange lahat kasi hindi daw siya komportable. So, sila naman magmamanage doon. So, sila na yung bahala. So, yung plano natin, baka hindi matuloy. Sila na lang yung bahala. Kita ko na yung mesa, dito yan sa gitna kahapon, nilagay nila doon sa gilid. Hindi ko alam kung ano pang plano ng mama ko dyan. Sabi niya siya na lang daw bahalang mag-rearrange. So, titingnan natin. Kasi doon sa dulo, iano mo pa sa dulo pang. Yung plano namin, yung sa gilid ng ref o ng chiller, bigasan talaga yan. Ipaano mo pa sa gilid pang kasi sa may chiller banda dyan, bigasan sana dyan, tapos yung chiller, tapos yung iba mga stock dito sa dulo. Pero yung ginawa ko, ginawa ng mama ko, nilagay niyo yung chiller doon sa gilid, tapos yung lamesa na dito, yung, ewan ko kung ano talagang plano niya dyan, pero for now, yan po yung itsura niya. Marami pa pong arrangement yung mangyayari. Pero for now, yan lang muna kasi meron pa kaming mga gamit na inaantay, yung mga stante. So, titingnan pa natin kung ano yung magiging itsura. Ikot mo pang, iikot mo bipang hanggang sa kabila. So, ganyan lang siya kalaki. Ayan, dito maglalagay pa si Papa ng rock. And meron na bigyan kaming sariling kuryente. Yung tindahan po namin may sarili pong kontador para alam namin kung gaano kalaking
kuryente yung makukonsume kasi meron po kaming chiller. So, gusto namin makita. So, meron po kaming sariling contador at yung, ano tawag dito pa? Yung sa kilid ng contador? Submeter yan eh. And yung blue, ano yung tawag ng blue nyo? May ano, up and down pag may control siya. Fire breaker. Circuit breaker. Ah, circuit breaker. Circuit. Tapos, yung ipakita mo yung rack na ginawa mo, Pang. Yung rack na ginawa ng papa ko, siya lang po yung nag-building niyan. So, yung gastos niya dyan. Magkano yung bili mo ng bakal, Pang? I think nasa 8,000 nata yung bakal. 8,000 ang budget. 8,000 yung budget para 8, sa bakal. Mga pilog, si Otso. 18 na piraso. Si Otso ka... 18 ka piraso. At barang yung sa tungaklaw. Na? Magkano lahat ng nagastos mo para sa bakal? Si Otso. O, pati motor na tricycle. Ila? Magkano, Pang? Si 8,000. Bali 8,000 lahat sa dalawang ganyan, dalawang rack na yan, bali tag 2 meters. Isa pa ito sa dulo eh. Yung patong 4 kalim. 5 kalim. Hindi ko maintindihan magkano lahat. 8,000, 18 kapilog na angle bar. May nabiling pang 5 to. Para din sa isaw. Sa karak. Bali 3. Maubra niya. So, kulang pa yan, magdadagdag pa. So, yung nagawa ng 8,000, ito. Yung mga rack, itutok mo pa sa rack. Yan, dalawang rack. Tapos yung ano dyan, plywood lang. So, 6 feet and half na rack. At yung lapad niya is 40 centimeter. So, bali 4 meters po yan kasi dalawang 2 meters. Bakal po yung ginamit at saka yung patungan ay plywood. So, 8,000, ganyan po yung itsura niya. Yung plywood, hindi pa kasama sa budget. Ah, yung plywood, iba pa. Balibakal lang yung 8,000. Oo. Oo. Yung plywood, ang isa karak, siguro mga dalawang plywood yung magamitan niya. Bali, dalawang rock yan is... bali isang rack, isang plywood lang yung ginamit mo. Hindi ah. Yung isang rack, dalawang plywood. Ah, dalawang plywood yung nagamit mo sa dalawang, isang rack. Sa isang karak, bali apat ka plywood yung tag 800 ang plywood. Yung size niya, 1/2. Okay, sa... Mayroon pang... May natira pa na ka angle bar doon na 5 kalim. So, gagawa ka pa ng another ganyan, di ba? Dalawa pang ganyan. Kasi doon pa sa dulo, maglalagay pa si Papa. Gagawa pa sila ng isang ganyan. Tapos dito sa kabila. Sa kabila pang ila, ipaano mo pang yung camera. Saan palalagyan mo yung ano? Diyan. Kabila, direk dito... Tingnan lang kung malagyan kaya baka dito yung bigasan, no? Tagang atong chiller, baka dito malagay. Baka dyan banda daw yung... Basta i-arrange ng mama ko kasi hindi nga daw siya comfortable sa design na ginawa ko. So sila naman mag-manage dyan, so hahayaan ko na lang kung anong gusto nila. Akala ko ba mahangin dyan? Bakit may electric fan? Kagina, pagsirado, blatanan. Pagabi, kinasirado namon. Lagay nga electric fan. Kagina, sirado mo. Huwag pa mabuksan sang aga pa, bla. Hindi maubra ko, di o. Nagkakuha ko electric fan. Ay, sirado na, o. Kagina. Ay, mainip, di o. Nga, adlaw, bla, harap ko daw. Kamusta naman yung chiller, Pang? Piandar mo ngayon? Why, gising ni mama mo, i-open na kayo yung kurinti ko, no? Yung kinuha namin chiller is,
Pandora inverter chiller. So, makakamura talaga kami kasi inverter po siya. So, yung chiller na yan ay 12 cubic feet po siya. Yung suggested retail price niya is 38,000 pesos. Dahil nakuha namin siya ng cash, nasa 31,800 na lang siya. Pero nakuha pa namin siya ng sale. Kasi yung sale nila doon ay payday sale ata yun. Basta nakaless pa kami ng another 1,000. So nakuha na lang po namin yan ng 30,800. Hindi pa po kasama yung delivery charge. Magkano yung delivery charge pa? 430. Tapos nakuha namin siya sa Imperial. Nasugaan kayo ko ginang ibutang ako takbo. Ah, so yung ilaw. Magkano bili mo ng ilaw pa? 580 yung ilaw bawat isa. So nasa 1,160. Dalawa siya. Tapos yung sa labas namin eh bumbilian na lang kasi okay naman yung ilaw niya, maliwanag naman. Ayan. Pero hindi pa talaga tapos yung building. Kailangan pa ng kulay, yung pintura. Mayroon pang gumagawa pa din. Skim coat pa. So, for now, yan pa lang yung update ng ating tindahan. Meron na kaming supplier. Pero yung supplier natin pa nag-ano na, nag-reply na. Why, pagit? So, maghanap pa baka kami ng ibang supplier kasi hindi po pwedeng ganyan na mahirap kontakin. Kailangan namin ng laman. So, maghanap pa kami ng iba. And may napanood ako pa sa YouTube yung pag grocery store kasi meron talagang pupunta dyan at maglalagay ng kanilang product. So, hindi mo kailangan ng pera, na maglabas ng pera para ilagay dyan. Sila talaga yung pupunta dyan at maglalagay ng item. So, tingnan natin kung mag-work sa atin yan. Kasi ako kanin nga may pag-sari. Kung may may pupunta na rito, wala pang may mag-daan-daan dito. Istante na lang kulang natin para makuan yung hindi maka punta rito para malaman nila kung ano, nag-operate na ba o wala. Sabi ng barangay namin, kahit ano, wala pa daw permit, pwede na kayo mag-operate. And sa January na lang kami kukuha ng permit. So, yung barangay captain namin yung nagsabi niyan. And yung napanood din namin sa vlog, dapat daw pag kumuha niyan ng mga permit, dapat nag-ooperate na talaga kasi tinatanong nila yung magkano yung average ng yung income every day. So, hindi ka naman makakapagbigay ng average income mo every day pag wala ka pang laman, kapag hindi ka pa nakapag-operate. So, ang plano namin, kukuha kami ng permit on January na kasi ganun talaga, sabi ng barangay captain namin, kukuha ka pa din ulit kahit kumuha ka na ngayon ng permit. Today is October, so 3 months pa. Pero yung aming pag-open, yung target namin is mid-November dapat mag-open na kami. Dadaan. May nakausap ka ng mga ahente dyan pa? May dumadaan ng mga ahente dyan. Tignan nyo, ang daming dumadaan ng mga motor. Kasi daanan talaga yan sa amin. Yung papuntay dyan yung kabilang dulo, papuntang beach resort. Ay, hindi siya resort. Parang ano siya, yung meron siyang mga bridge na daan, tourist spot po siya. Tapos sa kabilang ano, tourist spot din po kasi malapit kami sa mga beach. Naputol. So, yung sinasabi namin kanina, hindi po kami magre-rely sa isang distributor lang. So, dapat medyo madami kasi hindi pwedeng pag nawalan yung isa, mag-aantay na lang kami. So, dapat madami po tayong ahenting dapat i-entertain. So, sabi ng papa ko, mag-start kami mag-entertain pag kumpleto na yung gamit sa loob kasi mabilis na lang talaga yan. Daanan po talaga siya sa amin. So, madami pong mga ahente dyan dumadaan kasi yung dulo niyan, sa dulo, meron pang mga tindahan na sinusuplayan yung mga ahente. So, bukod dyan, meron pang mga island sa amin na tumatawid pa talaga ng dagat para mamili lang. So, hindi na sila pupunta sa malayo pag kumpleto na yung tindahan namin dyan. So,
try namin na babaan talaga siya yung ano namin para mas makamura yung aming mga customer kasi yung ano namin, yung pwesto namin, sarili po talaga namin yan. Hindi na kami nagbabayad ng upa. So, yung iba kasi, yung dyan sa amin, mataas sila, medyo mataas sila. Kasi nagbabayad pa sila ng upa, ganyan. So, sa amin, kahit mababa lang ng konti para makasave naman si customer. So, for now, medyo malaki-laki na yung gastos natin sa building. Yung aming budget is 150K lang, pero now, nasa 400 na yung napadala ko sa kanila. Kasama na yung labor, ang mga estante, mga rack. And nagmahal talaga siya kasi sa cement, paano? Ilang cement na yung gastos natin dyan pa or nalagay natin sa ganyang kalaking building? Higit na 100. More than 100 sack of cement na. Iba pa yung buhangin, bakal, hollow blocks, maliliit na kailangan, mga kahoy, kasi gumamit kami ng mga kahoy, nakita nyo, di ba? Mga kawayan. So, minsan Yung na, hollow block, ha? 500 ni. Mahigit 500 ka hollow block ni. Nalagay natin mga 600. 600 hollow blocks, ang ganyang kalaking building. Madami pala, no? Pero parang maliit lang. Dami niya. Lapit natin. So, 600 hollow blocks daw yung nagamit nila. And more than 100 sacks of cement. And yung bakal pa, mga ilan yung bakal. So, iba-ibang size din yung bakal yung ginamit ng papa ko eh. May 16, may 12, may 10. Di ba pa? Oh. Yung 60 natin, kuwan na piraso lang, 6. Anim. Tapos yung 12. Yung dito sa may Yung mga 12, mga 20 siguro. maingay yung washing namin. Nag-washing ako. Ang tinamong marami, mga higit siguro 200 200 piraso. na size 10 na bakal. Sunod yung 9 mga kwan siguro. Yung 9 mga 60 braso. So, for now, nag-aantay pa talaga kami ng stante kasi sinabi ng gumawa, today nila i-deliver. Anong oras pa? Nagsabi sila ng oras kung kailan nila i-deliver. Malaman kay kung may ngagaw nila kung nung Thursday deliver nila. Anong oras nandiyan ngayon, Pang? 3:20. So, alas 3 na. Kung di man dumating, baka tomorrow na. So, mag-video pa tayo ulit tomorrow.